I feel cozy, yeah. Hi guys, Matche Kuwahara at your service. Maulan na Sabado dito sa Japan. Actually, galing po akong naghatid. Galing po ako nag-drive. Isishare ko sa inyo kung ano yung buhay bilang asawa, bilang ina dito sa Japan. Mahirap, pero masaya. Kasi dito, wala kang katulong. Iyo lahat. Hindi ka gaya sa Pilipinas, kahit simple lang yung buhay nyo. Kahit hindi ganong ganun kayaman, pwede kayong kumuha ng katulong. Dito kasi wala. Walay. So, ikaw yung gaganap lahat. Bilang nanay, lahat sa iyo talaga. Hindi lang nanay, driver pa. Hatid sundo yung mga anak. Kasi sa akin, kasi pag kaya kong kaya ng oras kong pagsilbihan sila, ginagawa ko po. Kahit medyo mahirap sa oras ko kasi nagtatrabaho din ako eh. Kaya lagi akong maagang gumigising every day kasi naghahanda ng agahan nila. Tapos pagkatapos ko silang paghandaan, ihahanda ko rin yung sarili ko. Kaya maaga kami laging umaalis kasi inahatid ko sila sa school. Pagkahatid ko, papunta na ako sa trabaho. Tapos minsan pagka yung ulan, tapos wala yung asawa ko, hahatid ko sila ng umaga. Tapos pagkatapos ng trabaho ko, susunduin ko na naman sila. So yung oras kasi namin, 5:30 matatapos yung trabaho ko. Tapos yung mga anak ko, yung school nila minsan, meron silang hanggang 3:30 or minsan alas 4. Ganun. So maghihintay sila sa akin ng mga ilang oras pag ulan. Minsan naman nagbibisikleta sila. Kaso lang pag may mga bukats, ang tawag doon, para sports, parang club sa school. Pag meron silang schedule na ganun, gabi na sila umuwi. Eh medyo malayo yung school hanggang bahay namin. So medyo madilim yung daan, kaya nag-aalala kami mag-asawa. Pag yung asawa ko naman libre, siya yung naghahatid sundo. Pero karamihan talaga ako. Ako yung naghahatid sa kanila, nagsusundo. Tapos minsan pa may mga sila, lakad. Mahilig kasi sila mag-karaoke. Ayun, hatid sundo ko rin. Minsan yung nanay ng kaibigan nila yung susundo dito sa bahay, hahatid sila. Tapos ako naman yung magsusundo sa kanila. So bilang nanay dito sa Japan, lalo na pag marami kang anak, medyo mahirap. Mahirap. Kasi syempre, ang dami mong aalagaan, di ba? Tapos yung mga paggawaing bahay sa iyo din lahat. Dito nga sa Japan, dito ko lang naranasan ng damo eh. Sa Pilipinas mahirap lang kami, pero yung konting linis lang sa paligid, yung hindi kagaya dito kasi yung bahay namin sa likod, medyo malawak pa yung lugar, no. Tapos, grabe pagka yung summer, kasi yung mga damo, Diyos ko, iba-ibang klaseng damo. Magsisipagsulputan. Kami yun. Kami mag-asawa. Minsan, yung mga anak namin tumutulong. Noon, yung mga friends ng panganay ko, lagi kasi sila nagpupunta dito. Gusto nila pumupunta dito. Ayun. Nagtatanggal sila ng damo sa likod. Pero okay lang. Parang nasanay na rin ako dito sa Japan. nung unang dating ko dito, Diyos ko, parang gusto ko nang umuwi agad-agad. Kasi syempre, number one, no? Iba yung kultura nila. Lalo na yung language, lingwahe. Napakahirap po.
So karamihan din sa kanila hindi marunong mag-English. Yung asawa ko, doon kami nagko-communicate no, minsan kasi ano, medyo marunong-runong siyang mag-English. Problema ko kasi yung mga byanan ko talagang walang alam. Kaya talagang parang stress ako nung una kasi hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila, hindi ko naiintindihan. Pero ngayon, okay na okay po. Nakakaintindi. At nakakabasa rin ako kahit kung at papaano. So, ang buhay dito, hindi ganun kadali. Pero masaya pag nasanay ka na. Lalo na may mga anak ka. Tsaka, number one, pag nakatagpo ka ng mabait na asawa. So, sawa ng Panginoon. At ano, yung malawak yung pag-iintindi. Hindi lang ako yung minahal niya. Pati buong pamilya ko minahal niya. Wala po siyang doubt. Wala akong maririnig sa kanyang reklamo na. Kasi hanggang ngayon kasi guys, ano, tumutulong pa rin ako sa amin. So, wala siyang ano, reklamo sa ano ko eh. Yung sa sweldo ko nga, hindi nga siya nangingialam eh. Ang alam niya kasi, napapadala ako sa atin. So, parang na may konsensya din ako, no? Kasi, syempre, sa mag-asawa, sa pamilya, lalo na't may mga anak kayo, tapos nagtatrabaho ka, dapat, di ba, tulungan kayo. Pero, parang naano kasi, siya lahat, sa kanya lahat. Kaya, siguro, hindi niya lang siguro inaano, sa isip-isip niya, bakit pa rin hanggang ngayon, tumutulong pa rin ako, di ba? Pero maano lang kasi siya eh, napaka-understanding. Kaya swerte talaga ako sa kanya din. Kasi I mean, ano ba 'yun yung inuunan niya kami. Inuunan niya kami, wala siyang barkada. Hindi po siya umiinom, hindi po naninigarilyo. Ganun po yung asawa ko. Takusa siya eh. Takot siya asawa. Hindi, joke lang. Siguro, magaling lang akong magdala. Mabait lang talaga siya. So, yun.